malambot tong mga kahoy na to, katagalan, so bigat na to. Ibigay yung ating screw na ilalagay na. Hello guys, magandang araw at welcome back sa aking channel. Nung nakaraang video natin, itong ating bakol ang ating ginawa, no? So bali, continuation nito siya. Ang gagawin ko naman ngayong araw na ito ay ang gate niya, pintuan. So itong kahoy na ito ang ating gagamitin guys. Kung nakikita nyo yan, yan. Yan ang ating gagamitin. So sana hindi tayo maabutan na naman ng ulan kasi parang uulan yata. Dalawang araw ng straight na umuulan. Dito ako magagawa sa labas. Ang gagawin ko muna guys, lilinisin ko to. Ito, nakaumbok itong kahoy na to. Matagal ko ng problema ito. Try natin tanggalin pati itong minto na to para lagay natin ang door, mag-close siya dyan banda. Nasira guys, tingnan nyo yan. Tsaka ito, umusok. Pwede na yan. Yang nakaumbok na yan, next time ko na yan tatapusin. Kasi wala na akong tools na maganda. Maubos lang ang lakas ko kung tatanggalin ko yan lahat. Tama lang na makadaan ang, tingnan nyo yung dito, tama lang na makadaan ang ating gagawing pintuan dyan. Natin tong naka-usli na to. Dito tayo maglagay nitong bisagra. Dito natin to ilalagay. Nakaganyan siya. Dito din sa taas, dalawang bisagra. So guys, sinadya ko na lagyan ng bakante dito para mailagay natin tong 2x2 na ito dito. Kasi dito natin ilalagay ang bisagra. Dito natin i-screw ang bisagra, dalawang bisagra, isa dito at saka dito. Kailangan ito ang gamitin ko na lagyan ng bisagra kasi malambot tong mga kahoy nito, katagalan, so bigat nito. Ibigay yung ating screw na ilalagay, no? So ito ang gamitin natin. Dito natin kabit ang screw. So guys, kabit na natin tong bisagra natin dito, no? Lang muna. Wa. Taas. Ayan guys, nakabit na natin ang bisagra, no? So parang hindi ako satisfied sa mga screw na nakahawak. Gusto ko siyang butasan pa. Nagdaga natin. Daga natin ang screw, dalawa. Ngayon pa kaya dito. Try natin mano-mano kung kaya. Malit na yung chado. Ah,
Hindi talaga kaya. Tigas talaga. Nabali ang ulo. So guys, medyo madilim na. Yan, tapos na. Tingin ko okay na yan. Marami na masyadong screw. So okay na ang ating bisagra, ang ating pintuan, gate ng ating bakod. Ito, hahanapan ko ng paraan para may kabit ko dito sa ating ano. Pwede lang siyang itrong trangka ba ang tawag nito sa Tagalog. Pwede mo lang siyang nakalak na ito ang gamit. Wala siyang screw na kasama. Lubat na ang ating impact drill, guys. So, manumanuhin na lang natin. Kaya naman. Tapos ito, lagay natin dito. Ito yung kanyang ano, pag maglagay ka ng kandado para malak siya ng kandado. Guys, nakabit na natin yan, oh. So, ito dito banda, butasan natin para mapasok to siya. Lock. So, meron na tayong parang padlock. Maliit lang, pero effective siya. So, yan guys. Yung lock na ginawa natin, maliit lang. Pwede na natin ipadlock dito, lagyan ng kandado. So ayan, pwede na natin malock ang ating pintuan, ang ating gate. Tapos pagka talagang aalis kami na tagal bumalik, may ano ako dyan, may kadena ako dyan. Ikutan ko ng kadena ito dito, tapos lagyan ng kandado. So nakalock na siya, safe ang ating motor pag nandito sa loob. So ayan guys, no, tapos na ang ating door ng ating ginawang gate. Nakikita nyo, ito yung padlock na ginawa natin. Simpleng padlock lang, pero nag-work siya. Yung butas na ginawa natin, ayan. Dito yan siya papasok, yan. So, yan. Maliit lang na padlock. Ang next kong video na gagawin ito ay pipinturahan ko ito ng chocolate brown. Meron akong pintura dyan. So, next siguro yun na ang aking gagawing pintura. So guys, safe na ang aking lugar. Ayan, kung nakikita nyo, malaki-laki din to. Nasa mga 5 feet or 6 feet. 5 feet siguro. Tapos dito, hindi ko na diniretso doon sa pinakadulo kasi wala naman talagang dapat anuhin doon. Dito lang para walang magtambay dito sa may bintana ko na mga nagbabasketball. Kung magtambay man sila, dito na sila banda na area. Tapos yung mga lasing din, protektado ka sa mga lasinggo. Baka may lasing dyan. Dito lang, naka-open lang yung door mo, papasok bigla. So, iwas na sa ganun. Shoutout kay Vicky Escalona, Honda 97, Eric Espanola, Macro Acuzar, Amazon, Manoy Jomar. Salamat Manoy Jomar, Bisdak. Pareho tayo, Bisdak. Sniper Elite. Sniper Elite, nandyan ka lagi. Salamat. Si Christopher Loy, Robert Samson, Edgar Jagukoy, Health First PH, Gerald Cruz, Berto Balingit, si Andres daw kung minsan. May nag-comment dito about sa Lindol. Sabi ni Anzi, Sergio, musta na bahay mo after Lindol dyan sa Davao? So plano niya magtayo na parehas nitong bahay ko. So kung hindi niyo napanood yung series ditong sa bahay ko ng paggawa, panoorin niyo na lang, nandyan lang sa baba. Okay lang naman yung bahay ko, guys.
eto, nakatayo pa rin. Kahit yung 6.9 na magnitude na lindol, okay pa rin naman ang bahay ko. Wala namang problema dito banda sa aming lugar. Kahit na yung mga kapitbahay namin yan, okay naman yung mga bahay nila. Wala namang problema. Maganda yung idea mo, Anzi, na huwag nang gawing hollow blocks lahat, kasi kung nakikita mo itong bahay ko, dito sa baba, 9 feet ito. Tapos pag dating pa doon sa taas, mga 7 yun. So nasa mga 16 feet na siya. Kung hollow block mo yan lahat, guys, talagang mabigat yan. Posibleng gumuho pagka hollow block lahat. So ayan, hardiplex yung sa taas. Tibayan lang talaga ang pundasyon pagka gagawa ka ng dalawang andana na bahay. So hanggang dyan ang aking video, guys. Kung nagustuhan nyo, like, dislike, kayo pong bahala. At sana'y mag-subscribe kayo sa aking channel. Meron din akong isang channel about sa motor. Nakalink lang din dyan sa baba kung hilig kayo sa motor. So yan, hanggang sa susunod kong video, guys. Salamat sa support. Paalam. Peace.